other individuals. Verse 1. So I have five books. This is the devil. Diba sinabi po dyan, ano yung nakita niya dyan noong 1968 po yung tempo ng muli tatayo. Yung ano, pasimula po yung 17 sa pagdami. Tapos yung, ang ibig sabihin po ng measuring dyan, yan po yung just tayo. So yun, ang ibig sabihin po niya, just tayo. Tapos, sabi po doon, sabi po ng angel, rise and measure. Yan. Yan yung sabi nga doon. Yung ano yung templo, itatayo siya. Tapos, nasira kasi yung templo noong 1780. So, tapos, sabi po doon yung, ibig sabihin ng ano yung templo, itatayo muli ngayon. Ano? Yan yung, sabi nga doon na, ano yung nakita yun doon yan. Noong 1980 pala, tapos nasira ito, 1780. Daily. Tapos, kailan daw po itatayo yung ano yung templo kayo? So, sa simula po yun ng 7 years. 7 years. Saan po yung templo? Dito po yun. So, yan po yung ano muli itatayo yung 7 years. Yan may itatayo yung templo. Tapos, makituloy po sa Revelation 11:2. Yung 2 po. Correct. Yung measure dyan, Paul, yung binigay ko sa mga ano, sa mga hindi. At doon din po inilagay yung altar kung saan naghandog sila Abraham. Doon po niya, doon diba po si Abisaisa. Tapos, yung Israel nga po yung muli magsasacrifice kung maghandog sila. At ano, diba po nakapaghandog na sila, sila ngayon yung ano, lilingapin ng Diyos. Tapos, doon po sa verse 3, yan, yung sa verse 3, may sinabi dyan na ano, na two witnesses. Yung two witnesses na ito, ito po yung two prophets. At pagka-prophets ay nga po sila doon sa 3 angels. Yan. So yan, pagka-prophets ay sila dyan. Tapos, doon sa ano, Revelation verse 4, meron niyang binabanggit na olive tree at two candlestick. Pakaian lang po yun sa akin. Sa verse 4. Brother, verse 4. Yan. Ngayon na may nakalagay na two olive trees na two candlestick. Tapos yung po yung ano yung siguro po niya. Yun yung two prophet. Tapos sa verse 5, meron po yung sinabi na ano yung papangyari yung po ng two prophet. Diba katulad po ng kay kay Hagay at saka yung kay Moises pala kay Ika kay Elijah. Diba parang sila rin yung inipon na dun sa two prophet. Kasi diba pag ano pag may sinabi yung two prophet, ano mangyayari po yun? Diba katulad kay Moises diba sa tubig o sa bawat sa pangit. Yun kay Elijah. Si, ano yung bawat sa tubig. Tapos sa verse 6 po, yan po yung ano yung kaganapan ng 7 prophet. Yung 3 hanggang 4. Meron po silang ano, yung 2 prophet, meron po silang gambani.
At yung ano yung gampano nila yung yung seseryohan nila yung 144,000. At sabi nga doon yung two profit po ay parallel ano parang hindi lang kay Moises at saka kay Elijah kundi kay Habayon at saka kay Zechariah. Yun yung nakalagay po yung sa Haggai 1 verse 2. Tapos dun po sa verse 7, after another 3.5 years, yung mag-prophesy yung two prophet, sila po ay mamatay ng Antikristo. Sa kalang na saan na 3.5 years. Yan. Yan, ano dyan po sila papatay dito. Tapos, ano yun? Sabi nga po dun sa Revelation 9, sa Revelation 11:9, yung 3.5 days na, ano yung daan na, yung nasa daan na po yung bangkay nila, iba pinatay sila. Tapos, sabang nagkakasiyahan yung mga tao, ano? Andun yung, ano, nakakasay nga po yung bangkay to prophet. Tapos, dun sa Revelation 11:10, yan, nagagalak sila, tapos di ba po, nagbigay ang sila ng mga regalo. Tapos dahil daw sa two prophet, naghihirap daw po sila kasi parang pinapakalan sila na, parang terrorista. Kaya sila pinatay. Tapos, pero bago sila mamatay, kasi yun na nila yung 144,000. Kasi yun nga po yung kampana nila. Tapos, dun po sa Revelation 11, Verse 11. Tapos, dyan, mababasa natin sa Revelation 11, verse 13. Ano yung katulad, diba, kay Cristo? Na yung two prophet, parang ano yung katulad kay Cristo? Kasi, yung nabuhay po yung two prophet, ay parang ito ng alis na earthquake. Yan yung, diba po yung, nabuhay po siya ng 3 days. Tapos nagkaroon ng earthquake. Yan po yung kay Jesus Christ. Inabuhay si Jesus Christ ng ipad na araw na karoon. Ngayon si Lord. So yun lang po. Yun lang po. Yun lang po.